Yo, what's up mga kadak? So nga pala to, si Yolove ang inyong host. At ngayon, nandito kami sa may General Trias Cavite, sa may Aja Aja Resto Bar para sa birthday bash ni Kiefer Bros. Mga kabungal, ayan. At syempre, ang lulupit na mga guest niya, andito daw si Sander Ford, si Laleng at marami pang iba. At syempre, dahil alam ko naman, mga kilala to sa talento ng pagsasayaw, sa pagti-TikTok. Syempre, girls first, ano, papakilala ko muna ang nag-trending talaga dahil sa pagiging magaling niya sumayaw, sexy, hot. Andito si Miss Leng, ayan. Pwedeng pakipasok, ayan. Miss Leng, bati ka muna sa lahat ng mga nagmamalat sumusuporta sa'yo. Ayun, hello sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Sa kabila ng lahat na naging issue, ayun, sana nandyan pa rin kayo lagi. Ayun. At Miss Leng, ito syempre, dahil hindi naman lahat gusto ka, hindi rin lahat mahal ka, syempre may mga hate din, may mga bash. Ano ang message mo sa mga taong nagjudge sa'yo, nagkikriticize? Ayun, wala naman, hindi ko naman makokontrol yung isip nyo or hindi ko makokontrol yung mga sinasabi nyo sa akin. Basta ako nagpapasalamat sa inyo kasi dahil din sa inyo, I mean parang nakatulong na ako sa magulang ko, nakatulong na ako sa sarili ko. Dahil doon, ayun, thank you. Mismo, tsaka ito lang, isang sentence lang ang bibitawan ko sa inyo. Kasi dito sa mundo ng social media, lahat tayo entertainer. Diba gusto lang naman natin magandog ng kasiyahan, tama? Pero we cannot please everyone, ano? Ayun, na syempre, sabi nga ni Miss Leng, dahil sa pagsasayaw niya, na hindi niya naman inaasahan at hindi niya rin gusto ng kasikatan, ginagawa niya lang yun dahil yun ang kanyang passion, tama? Pero dahil doon, nakatulong na siya sa pamilya niya at baka siya na nga ang breadwinner ng pamilya niya. At dahil doon, congratulations po, Miss Leng. Yun nga yung sinabi na fruit of your labor. Kung nababash ka man, nai-hate, bukod doon, yun yung benefit na nakukuha mo or reward. Ayun. Oo, at syempre, dahil napag-usapan na nga natin yung mga bash-bash na yan, ito talaga ang pinaka-punot dulo ng pambabash dahil sa mukhang to. Hindi, joke. Ay, ayan. Gaganda ako yung intro, gaganda ako. At syempre, ito nga pala, punot dulo ng pambabash dahil marami naiinggit. Dahil dati, hindi naman kanais-nais yung pagmumukha niya. Pero dahil nga nababash siya, pinapalit niya. At syempre, ngayon... Para pa ulit na sinabi mo na yun sa mga vlog mong pagkasama. Oh, eh, pero hindi ko lang... Oh, alam gusto mo yung ano mapagbabash. Okay, ikaw lang mag-i-intro sa sarili mo. Okay, eto na, ito malapit. Oh, ito na. Ito nga pala, co-artist ko ngayon sa Star Image. At ito ang panglaban ng lahat. Dinis... Dinis na to ni Makagago pero ngayon besi na sila at nakilala siya sa pangalang Kalapangit. Papakilala ko na, actually hindi ko na papakilala, kilala nyo na si Sander Ford. You know, parang ayaw mo prep. Ayaw, what's up? Bati ka naman. Ayaw, binabati ko pala lahat ng mga ano dyan, subscriber ni Ducks or Jutes. And sa mga subscriber ko, hate me. Ito, ito lang, real talk lang to, real talk ha. Kasi usapang malalim kasi to, hindi naman para payain kayo. Pero nakikita ko kasi yung Facebook page ni Sander Ford, updated ako doon. Actually, pumupunta siya ng iba't ibang lugar na minsan, wala siyang nakukuhang talent fee. Talagang honorarium lang, pagmamahal sa talento, sa kulturang ginagawa to. Pero pupunta siya doon para magandog ng kasiyahan, para makita yung tao ng publicity niya. Pero may mga ibang tao na magpapapicture sa kanya. After magpapicture, ipopost sa Facebook, sa social media, sasabihin, bubulihin, sasabihin, si Kalapangit, nandito, napakapangit sa personal, bukbukin yung mukha. Pero si Marlo lumapag doon bilang tao na may respeto, tama? Yes. Yun eh. Kumbaga parang ba't ganito ang social media, di ba? Puro hate, di ba? Ang gusto lang naman natin dito, kaya nga YOLO pangalan ko, to spread the love, di ba? Yeah. Oo. Love. Bakit parang wala ka na masabi? Oo. Pero syempre, nakilala nga si Sander Ford sa pagsasayaw din, di ba? Dancer ka. Dancerist. O feeling dancer lang, professional feeling dancer. Yeah. Ano? Feeling dancer. Nauusungin yung mga TikTok. Okay. Oh. TikTokers na rin ako eh. So may panglabang ka ba kung ipa-showcase ko yung talent mo ngayon? Oo naman, siyempre ako lang. Burn again. Burn. Anong born again? Ano yun? Ay, narinig ko sa mga ano eh, sa mga vlog nila eh. So yun ang idedemo mo? Oo, yun. Ah, sige. Pero syempre, dahil ang daming gustong maging katulad nyo rin na mga nagsisimula pa lang na mga social media platform artists, ano ang message mo habang nagsisimula sila? Anong inspirational message mo sa mga amateur na gusto rin maging artist like you? Hindi, ako siguro, ano, gusto ko lang sabihin sa inyo, ano, kung gusto nyo maging social media influencer, itry nyo yung gumawa ng sarili ninyong, ano, concept content. Tapos, kahit anong sabihin ng ibang tao, huwag niyo papakinggan kasi hindi mawawala yung hate ng tao kasi kapag umaangat talaga ang tao, mayroon talagang naiinggit. Ganun. Pero yun nga, si Leng, sabi niya sa kwento niya, nakatulong na siya sa kanyang magulang, naging breadwinner na siya. Parang hindi yata nangyari sa'yo yun, prep, kasi puro kagastos eh. Ang daming babae. Wow, sa'yo, pangso magkwento ko dito. Pero ikaw nakatulong na sa magulang? Oh, naman po, syempre. Tapos napagtapos ko na yung mga kapatid ko ng grade 6 hanggang grade 11. Grade 12 pala.
So breadwinner ka na rin, pamilya. Congratulations, pare. Yan dapat ang mga tinutularan. Na syempre, hindi na nga kami magpapatumpik-tumpik pa. Pwede bang i-showcase yung Renegade Born Again? Ano ba yan? Hindi ko alam eh. Pero kami na bahala. I-ano na, ipo-format na dyan. Parang dito na lang din. Parang mabilis, hindi na ako mahirapan. Okay. Ang talento ni Sander Ford sa pagsasayaw sa TikTok. At syempre, hindi tayo magpapahuli. Kailangan din mag-showcase ni Miss Leng sa kanyang talent sa pagsasayaw. Ano ba ang panglaban mo pag sa TikTok, yung ngayon? Sabi kasi nila, ano, Renegade na lang daw. Buti pa siya alam, Renegade. Ikaw, ano, Born Again? Born Again. Born Again. Ayan na, syempre, hindi na kami magpapahuli. Siya na, bahala magpakita ng talent niya. Miss Leng, pakita mo na yan. Hi, Leng. Lakas ng iyong kapag nakikita ka, ako'y napapaneng. Bawat giling mo na pagpagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Hailing, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako'y napapaneng. Bawat giling mo na pagpagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. At yan, nakita naman natin ang pagsayaw ni Miss Leng sa kanyang pagsasayaw at maganda nga talaga. At syempre, dito na lang itong video na to, tatapusin na namin. At maraming salamat kay Miss Leng. Miss Leng, okay lang magbibigay kami ng token of reward sa pagiging game mo. Ayan, syempre, meron kaming... Ah, sige, oh, pasok. Dito, okay lang sa left ka. Ayan. Ayan. At syempre, pwedeng pakibigay nga itong merch. Ayan. Okay lang, mabigyan kita ng hoodie. Pero hindi to KNPP. Ha? Pero, ewan ko kung tatanggapin mo. Pero, yan kasi, dyan ako nakilala. Pero, okay lang ba? Okay lang. Wala namang pang-discriminate, pero kapag nabasa mo siya... Hindi naman siya dinidiscriminate kasi t-shirt lang siya, nasa tao na lang talaga kung paano nila. Ayan. So, alam ko mahilig ka sa mga hoodie-hoodie eh, no? So, tingin, okay lang ba kung makita natin kung fit sa'yo? Kung okay lang naman? Oo, kung okay lang, ayan, yan. Hip-hop, ayan. Okay lang ba? Okay lang ba yung pinasaya? Oo, ang ganda. Okay lang ba makita onting kahit ano lang, onting impromptu na freestyle lang? Oo, yan. At syempre, nagtatampo naman yung isa, yung si Kalapangit. Syempre, dapat meron din pang laban yan. O, para mahanda ka sa gera, sa ano. Ito, kailangan ni Comoplodge ka, ayan. Ang tagal ko nang kilala si Yo Labs, almost 4 years, pero ever since hindi ako nakatanggap ng t-shirt sa kanya ngayon. Aww. Baka pwede isuot din. Ano ba naman niya? Sige. Eto na. Oo nga, dapat kumaplash din yung... Ayan. Ang ganda. Baka pwede yung pinagpalit, kakantahin mo. Oh, sa'yo yung mic. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Wait. Ako masigit. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait. Ako masigit. Alam mo anong karim na masigit? Oo. Kalapangit. Ayun, eh. Ano? Pinagpalit. Pinagpalit sa kalapangit. Ayan, Ayan na, syempre, maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo itong video, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-share, pwede kayong mag-comment. At tikit sa lahat, subscribe. Sabi mo malaki iyan, yun pala.
Ganto lang paliin.